Sakto sa oras ng biyahe ni Anne Michelle Toledo, ang libreng sakay ng LRT2 na mula alas 4:30 hanggang alas 6 ng umaga. Okay po siya kasi po mas nakakatipid po sa estudyante. Kaso medyo mahirap po lalo na pag malayo yung bahay kasi po maaga po yung time niya. Si Sofia, hindi inabutan ng libreng sakay sa sobrang aga raw nito. Makakatulong siya sa amin na students, lalo na dun sa mga, syempre, nagtitipid. Sayang po yung, sa mga susunod na araw. Kakayanin, abutin. Sino nga naman ang hindi manghihinayang kung sa pamasahe mula Santolan hanggang Puresa ay 44 pesos balikan ang matitipid nila? Si April Christine Ramiso, isang senior high school student, 50 pesos kada araw ang matitipid niya sa pamasahe sa LRT mula Santolan papuntang Legarda. Pero hindi raw ito para sa kanya, kundi para sa kanyang ina. 50 pesos a day po times 5. So malaking bagay po ito para sa nanay ko para mabawasan din po yung baon at saka gastusin ko. Sa unang araw ng libreng sakay, mahigit 1,000 estudyanteng pasahero ng LRT2 na ang nakinabang kaninang umaga. Hiwalay pa riyan ang mga nakalibre din sa MRT3 at PNR. Sa ngayon, para makalibre ayon sa DOTR, kailangan lang ipresenta ang school ID o registration form pagpasok sa istasyon. I-issuehan kayo ng ticket na ipipresenta kasama ang ID, papasok sa tren at gayon din sa inyong pagbaba at paglabas ng istasyon. Pero kalaunan, kailangan mag-apply online o di kayo mag-fill out ng form para mabigyan ng tatawaging student free ride pass. Dito mas detalyado yung impormasyon ang hihingin para matiyak na ang tanging mga estudyante lang ang makikinabang sa libreng sakay. Pwede rin magtungo sa Malasakit Help Desk at dalhin ang school ID, registration form at 2x2 ID picture. A-applyan mo ito, depende ngayon sa school term mo. Kung 1 year yung enrollment mo, then good for 1 year yung pass mo. Alright. And then pagka tri-sem ka, ibig sabihin, for every school year, 3 beses ka mag-a-apply. Sa LRT Line 2 pa lang, tinatayang 130 million pesos kada taon ang mawawala sa pagbibigay ng libreng sakay para sa mga estudyante. Pero para sa DOTR, maliit na halaga raw ito para sa mga kabataang nais tulungan ng programa. Yung social benefit nito will outweigh yung financial opportunity na nawala. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Horas.